kung meron man, no, ako eh, wala akong karapatan. Kasi hindi naman ako kagaya ninyo na all-knowing sa politics eh. Ako, basic lang ako. I'm with an intelligent Marcos talaga. So, alam ni Senator Amy na itong mga kabubuhan, itong mga nangyayari na to, wala sana yan kung... ako talaga, hindi ko kayang magsinungaling, no? Sa palagay ko kasi, ano eh, nabudol din to si Senator Amy. yun. Go, go, go. Hindi, kasi lagi tayong sinasabihan na nagbago. Parang bakit kayo nagbago? Hindi kami yung nagbago. Ang nagbago yung nang budol. Sinubukan namin lahat, nag-research, anong mga ginawa niya, anong mga policy. Nakinig kami sa lahat ng mga sinabi niya. Maganda alam naman mo, yung sinabi niya eh. Ang problema, mo, siya yung dito, nagbago ko, ng isip. Kaya magbabago din kami. Hindi kami ko, yung nagbago. Alam mo, nakakatawa dito, yung itsura natin na nagpapakiramdaman tayo nung gumaganto na si Sas. Ano to? Bakit hindi, bakit inconsistent si BBM? Bakit nung una ganito, bigla ganyan? Nung Sas, nung lumalabas ka na nun sa Facebook na ganyan, kaming tatlo nagpapakiramdaman kami. Sabi namin, uy, ano ba? Ano bang lastro natin para gumanyan ganyan? Naalala niyo ba yan? Oo. Sabi ko, Joey, hindi ko kaya. Aasa rin ako ng buong Philippine showbiz pag sinabi ko ayaw ko na. Sasabihin nila ganyan, ganyan. So, it was very funny at the same time. Nakakapanglambot, no? So, hindi totoo, ganito yan, no? Parang ginamit nila si Amy to convince si Inday, eh. At ngayon, nagagalit na yung mga DDS kay Amy because si Amy ang kumumbinse. So, sabi ko ganito. Kaya si Amy galit din because... Alam mo, if there's one thing, sa lahat ng mga Marcos, Sas, Joey, and Coco, si Senator Amy lang ang nag-sorry sa lahat ng mga human rights abuses nung time na yon. Si Amy lang talaga ang may kakayahang umako ng mga kalabisan. Si Amy lang din ang... Kaya ako, okay ako eh. Kasi kaya naman tayo magkakasundo ng mga siraulo tayo. Siraulo rin si Senator Amy eh. Pero yung ganyan niya, hindi niya kaya to.